matutuloy ba o hindi ba talaga matutuloy ang barangay at SK election po sa December 5? Na yung pong pagsiset ng December 5, 2022 barangay and SK elections ay nakatakda sa batas. Mm-mm. Ito po yung Republic Act 11462. Mm-mm. So hanggat wala pong bagong batas na napipirmahan, hanggat na ito ay ina-appeal, amend, modify or reverse itong Republic Act 11462, tuloy po ang halalan sa December 5, 2022. At dahil nga po dito, hindi rin po kami pwedeng huminto sa aming paghahanda para sa gaganaping halalan. Mm-hmm. Sa usapin naman ng gastusin, na pag mas mapapagastos kayo kapag ito ay doble pagpaliban daw. Doble ang gastusin. Totoo po, Ma'am Ali, no? Ayon po kasi sa datos ng Philippine Statistics Authority, by May 2023 ang ating pong projected voting population, ibig sabihin ito po yung 18 and above, uh-oh, ay aabot na po tayo sa 72.7 million. Mm. Ang projection naman po ng COMELEC, doon sa figure na nabanggit ko, ang magiging registered voter po natin dyan ay aabot sa 69.3 million. Oh. Kung sakali po magde-December po tayo, mamali, mampata, no? Uh-huh. Ang projection ng PSA nasa 73.5 million ang nasa voting age at mula sa figure na yan ay 70 million ang inaasahan naming magre-register po, magiging registered voter. Mm. Tandaan po natin, mamali, mampata, no? Nung nakaraang May elections, ang regular voter po natin ay nasa 65 million. Uh-huh. Ngayon po, ang datos ng COMELEC po, yung 65 million na registered voters plus yung bago po na mga rehistro na 18 years old, plus po na yung sa mga SK natin na voters na aabot po sila ng 24 million, ang balota na po na imprenta natin ay nasa 91 million na. Mm-mm-mm. So maaari po niyong matanong bakit napakalaki. Tandaan po natin yung 15 to 17 years old, isang balota para sa SK lamang. Uh-oh. Pero yung 18 to 30 years old, boboto po sila sa barangay at boboto rin po sila sa SK, kaya tigalawang balota po sila. 31 years old and above, barangay na lang po. Kaya ganyang kalaki po yung requirements natin. Uh-huh. Now, as the registered voter increases po, no, kasi nga po, pagka may batas na po, titigil na po kami sa Republic Act 11462. Oh. Pero kailangan naming i-implement yung Republic Act 8189, yung pong Continuing Registration Act. Mm. Yung pong datos na nabanggit ko kanina, dahil po yan sa, kung sakali mang hinto po tayo, Mayo ang eleksyon, magpaparehistro kami mula October hanggang December. Oh. Kung sakali naman po December 2023 ang elections, magre-rehistro po muli tayo mula October hanggang June. Kaya po yung datos na nabanggit ko, lumaki po talaga ang ating populasyon. Dadami ang presinto, dadami ang electoral boards, dadami ang support staff, dadami po lahat ng balota at pangangailangan sa halalan. Parang nahilo ako doon sa mga numero. It's better to get it over with now. Oh, no? It's cheaper. Because there are less voters, gawin na natin para at least next year makakatipid tayo. Parang ganyan ang epekto sa akin. Ha? Tama ba ako, Attorney John? Tama po. Oh. Dahil po yung ating pong 8.44 billion po na budget, sapat na po yan para sa ating gagawin yon sa populasyon.